Mahigit 1,600 dayuhang POGO worker ang blacklisted o hindi na makakabalik sa Pilipinas matapos silang ma-deport ayon sa PAOK. Kabilang dito ang mahigit 30 Chinese na na-deport kanina matapos mahuli sa mga POGO sa Pasay at Talac. Saksi, si Salim Arefra. Sa Pilipinas, pinanganak ang sanggol na ito pero pinadeport siya gaya ng kanyang mga magulang patungong China. Kasama ang kanyang mga magulang sa 33 Chinese national na nahuli sa mga POGO sa Pasay at Bambantarlac. Dahil jus sanguinis ang batayan para sa nationality ng sanggol, nationality ng kanyang mga magulang ang masusunod at hindi ang lugar ng kapanganakan. Kung ang mga magulang mo ay parehong Chinese ka. Technically kasi lahat ang mga yan will be treated as criminal suspects in China. So they will all be charged criminally in China. Blacklisted na at hindi na makakabalik sa Pilipinas ang mahigit 1,600 pinadeport na dayuhang POGO worker. Sa nakaambang tuloy ang pagsasara ng mga POGO sa bansa, nakikiusap ang pamahalaan sa mga foreign POGO workers na kusa na lang lisanin ang bansa kesa naman mahuli sa operasyon at saka ipadeport pabalik sa kanilang mga bansa. Malaking bagay ang deportation, lalo't 85 million pesos na ang nagagastos ang pamahalaan sa pangangalaga sa mga nahuhuli sa mga POGO raid. Ayaw nga natin magkaroon ng mga humanitarian crisis. Baka sabihin nila, hindi natin ino-observe yung human rights ng mga ito. Pero nais ang Justice Secretary na i-review muna ang naunang utos ng Bureau of Immigration. We will clarify with the immigration people kung ano ang rules na dapat gawin natin. Kasi dapat yan in consonance with the December 31 deadline. Saka we don't want people to be panicking because they gave an order without consulting us. Nagbabala rin siya sa mga balak manamantala sa nakaambang exodus ng POGO workers. Maraming elements within the BID. Nagagawa pa sila ng pera, palabas na yung mga Chinese, preparahan pa rin. Alam naman natin, palabigasan to ng maraming corrupt elements within the BID. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.